Hi guys, good morning. So ayan, pre-prepare na namin yung aming papers. So ito yung marriage certificate namin ni Asis na ni-release dito sa Nepal. Pero may attested siya galing sa consulate ng Nepal sa Pilipinas. Ito yung marriage certificate na ginamit namin nung nagpa-register kami ng marriage certificate sa Manila. Ayan. What is an original? And ito yung ID ng papa ko, bali yung driver license. Kasi nung kumuha kami ng Nepal ID, hiningi nila ang ID ng papa ko. So that time kasi walang national ID, so since valid naman ang driver license sa atin, so ito yung ibinigay ko na copy nila. Ngayon kailangan namin i-prepare ulit. Lahat ng papers na pre-prepare namin nung kumuha ko ng national ID ko, the same na papel ang i-prepare namin sa pagkuha ng smart ID. And ito yung galing sa Philippine Consulate dito sa Kathmandu. Ayan. Ito yung binigay nila sa akin. Nung pinakancel ko yung aking passport, binigyan nila ako ng letter. Ito yung letter na pwede akong kumuha ng national ID dito sa Nepal. So, ito yung marriage certificate namin sa Pilipinas. Yan. Yes. Report of marriage na to galing mismo sa PSA. Ayan. So, kailangan namin to. Marriage certificate namin na galing Pilipinas. Marriage certificate namin dito sa Nepal. ID ng papa ko. Kailangan yan, guys. Kailangan talaga ang ID ng tatay. Pangalan ng tatay talaga. Kailangan. And eto. Ayan. Consulate of the Philippines. Nagaling sa pirma ng konsul ng dito. Ayan, galing siya sa Kathmandu. So, nakalagay dito. Ayan, nung 2018 pa to. Na ang nakalagay kasi dito is pinapa-cancel ko yung aking passport, pinapa-cancel ko yung aking citizenship para makakuha ako ng Nepal ID dito. Ayan. So ito yung galing sa consulate na kailangan din namin. Kailangan namin 'yan para mabigyan ako ng smart ID. So apat. Oh, apat na papel, ang ID ko at saka ID ni Asis. So, hello everyone! So, yun guys, nandito na kami sa bahay and nagugutom na ako. Actually, na-process na namin ang aking ID. Ayan, ikukwento ko sa inyo yung nangyari. But anyways, kakain ako guys. So, ito ang aking rice and ang aking ulam. Ang aking bagoong na may lemon, ayan, na nagre-reklamo si Papa Asis kasi mabaho daw, pero hindi naman. Ang bango nga eh. Tapos, pechay, sa mainit na tubig lang yung pechay. And meron din akong kamatis, and meron akong luya. Favorite ko to guys, sinasawsaw na ganyan. Yung chicken na tira ni Papa Asis kaninang umaga, and may sibuyas ako. Parang pizza. Salad no pechay. Pero, kakainin ko siya ng paisa-isa. So, ayan. So, kukwento ko sa inyo guys kung ano nangyari sa aking ID. So, ayan guys, kain tayo. So, yun, ikukwento ko sa inyo. So, kaninang umaga, after kumain ni Papa Asis ng agahan, kasi hindi ako kumain, gawa ng, alam nyo na, tayo ay mahilig sa kape, tinapay ganyan sa umaga. So, sabi ko, kakain na lang ako pagbalik natin, sabi ko sa kanya. Kain pala tayo, guys. Fresh yung luya, kinuha ko dun sa tanim ni Ama. Bata pa siya. Gusto ko yan kinakain with bagoong. So, yun nga. Kinausap namin yung president ng community. Inexplain ni Asis na nung pumunta kami doon, hindi ako na... Anong tawag doon?
hindi ako nabigyan nung photocopy nung smart ID nga daw. So tinanong niya kung anong problema. Sabi ni Asis, yung babae na nag-i-encode doon, dahil nga daw yung country ko ay Philippines or galing ako sa ibang bansa, mas maganda daw na pumunta kami sa Bharatpur at sila daw ang magbigay sa akin nung smart ID nga, ayan. So, sabi ni Angkel, ibigay mo sa akin yung national ID mo, sabi niya, at saka yung mga papers namin tulad ng yung pre-prepare nga namin kanina, yung galing, lalo na yung galing sa consulate. Ayan, so umakyat kami sa taas, kinausap ni Angkel yung babae, sabi niya, bakit hindi mo to binigyan nung copy nga ng ano, nung smart ID nga. Tapos in-explain ulit nung babae, na sabi niya, eh kasi yung nasa ID niya is galing siya ng Philippines. Tapos sabi niya na Angkel, oo nga, galing Pilipinas nga siya, sabi niya. Pero kung tutuusin, sabi niya, meron na siyang citizenship, sabi niya, meron na siyang Nepal ID. Ano ang problema? Bakit ayaw niyong i-enter? Sabi ni Angkel. Tapos sabi nung babae, saglit lang at tatawag ako sa district, sabi niya. So yung babae, tumawag sa district. Tapos in-explain nung babae na may isang Pilipina nga dito na gusto din kumuha ng smart ID. Tapos sabi niya, meron akong Nepal ID, tapos meron akong letter galing sa consulate nga. Basta in-explain niya na ganyan-ganyan. Tapos sabi nung kausap niya, sige, i-encode mo dun. Kaya yun! Kaya na-i-encode, guys. Na-i-encode na yung aking information sa computer nila. Kumbaga, na-i-enroll na kasi nakalagay doon enroll. So, naka-enroll na ako doon sa computer nila. And nabigyan na nila ako ng copy nung smart card nga. And yun nga, sabi nga ni Angkel, kapag ganyan na may problema, kausapin nyo ako direct. Kasi diba, nung isang araw pa kami pumunta doon, tapos hindi nga kami napagbigyan. Kaya sabi niya, pag ganyan na may problema, kausapin nyo ako at akong kakausap sa kanila. Kasi guys, yung Angkel na yun, yun din yung tumulong sa amin na nag-process dati ng aming marriage certificate ni Axie. Pero that time kasi, yung uncle na yun, hindi pa siya yung president dati dito sa community namin. Pero sabi ni Asis, siya daw kasi ay, di ko alam kung ano yung position niya, pero sabi nila Asis, powerful daw talaga yung uncle na yun, yung president namin ngayon. Kasi that time, guys, nung hindi pa siya president dito sa community namin, siya din yung kinausap ni Asis na sabi niya ayaw ibigay yung marriage certificate namin at kung ano-ano nga daw yung hinahanap nilang papel sa Bharatpur. So, ang ginawa niya, pumunta siya ng Bharatpur, may kinausap siya doon, tapos yun nga, sabi niya, anong problema, ba't ayaw, kompleto naman yung mga papers, ganyan-ganyan. Tapos yung mga tao doon sa Bharatpur nakinig sa kanya. Kaya on that day na pumunta siya doon, binigay din agad yung marriage certificate namin. Tapos sabi nga ni Angkel na ano, kaya daw hindi maibigay kasi nangihingi nga daw ng padulas. Kaya sabi ni Angkel, nasa sa inyo, sabi niya, kung magbigay kayo ng padulas o hindi, pero yun ang hinihingi nila sa inyo. Kaya nagbigay dati si Asis, padulas sa mga taga district dati. Alam mo yung pabalik-balikin niya kayo. Ako lang ka pa ng ganito. Pumunta ka ng ganito, pumunta ka ng ganyan. Yan ang sinasabi nila dati. Kaya pag-process dati ng marriage certificate namin, ang hirap. Buti nga yun talaga. Sabi nga nila dito. Kasi lahat dito sa amin, noong unang araw at sa pangalawang araw, nabigyan na lahat. Ako na lang ang hindi. Ayan. Tapos yun nga, sabi nung mga tao dito sa baligid namin, mas maganda ko sa opinion na si Angkel.
para malaman na bago kayo pumunta ng Bharatpur. Yun, kinausap namin, buti na lang hindi pa kami dumiretso ng Bharatpur. Kasi ang sabi ng babae, pupunta daw kami ng Bharatpur doon, diretso. Pero buti na lang sabi nila, kausapin namin yung uncle na yun. Ayan, kahit pa paano guys, meron na. Pag-akyat ng uncle sa second floor, sinabi niya ganito, ganito, ganyan, pinakita namin yung mga papel namin. Wala nang nagawa yung babae. Tapos tumawag din yung babae nga sa district. Ayun, wala nang nagawa babae, sabi niya, sige upo ka na dyan. Nag-ano na ako sa mata, fingerprint, tapos signature at picture. Tapos yun nga, bago kami umuwi dito, magpaalam kami kay uncle, yun ang sabi niya. Kapag ganyan na may problema kayo, lalo nga sa pag-process ng papel na ganyan, sabi niya, diretso kayo pumunta sa akin, yun ang sabi niya. Ang bait nung, yun uncle na yun, kahit nung hindi pa siya nakaupo as president dito, tumutulong na siya sa mga tao pag nagkakaproblema ng ganyan. And ako, enjoy na enjoy ako sa pagkain ko, guys. Ang sarap ng pechay. Ang sarap ng bagoong ko. Sabi kasi nung mga iba nung nakaraan, masyadong madami daw yung nilagay ko kasi baka daw maalat. Hindi naman guys, hindi siya maalat. And ang bagoong ko, hindi siya boneless. May isda-isda siya. Alam niyo yung unang bagoong sa Pilipinas dati, yung nakalagay sa lata, ganun yung bagoong ko. May isda-isda siya. Pasal siya na guys, natutulang gutom na gutom ako kasi nga, hindi ako kumain nung pumunta doon, and hindi ko naman in-expect na matatagalan kami. And yun pala, bukas aalis kami guys. Pupunta kami ng Damauli. Ayan. Magre-ready ako ng dadalhin naming damit ni Babu mamaya. Kasi, nag-invite ang pinsan ni Asis na taga Damauli. 6-month celebration ng anak nila. And, yun nga, kailangan namin pumunta kasi nakakahiya naman. Kasi, binibiro ni Asis na hindi kami pupunta and sabi niya, sige, huwag kayong pupunta. Pero kapag kayo ang nag-invite, hindi rin kami pupunta, sabi niya kasi. Kaya, pupunta kami para sa 6-month celebration ng anak nila sa Damauli yun. So, bukas, babiyahe kami. And yun, sa mga nagsasuggest po na magsuot ng helmet, ganyan, kasi naka-motorbike lang kami. Dito kasi sa Nepal, guys, yung mga passenger ba ang tawag doon? O yung mga nakaangkas kasi hindi required na magsuot ng helmet. Ayan. Pero dahil nga babiyahe kami bukas, gagamit kami lang ng motorcycle. Although ang Damauli guys, simula dito hanggang Damauli kasi is nasa 2 hours and a half ang biyahe. So pwede yun sa motorcycle. And huwag kayong mag-alala kasi bumili na kami ng extra helmet. Helmet ko bukas. And naghahanap din kami ng helmet ni Babu kaso walang pambatang helmet. Meron na, bumili kami ng helmet guys. Kaya sa mga nagpapaalala, thank you so much po sa inyo. And yun din lang sinasabi ko kay Aris, medyo malayo yung travel namin bukas. So, kailangan ko din ng protection para sa amin. Sabi ko nga kay Asis, naka-motorcycle kami bukas. Alalay na lang siya sa pagdadad sa motorcycle. Hindi na baling matagalan kami. Ang importante, makarating kami dun ng safe. Enjoy ako guys sa aking pagkain. Pasensya na. Miss na miss ko ang bagoong. Ngayon nakakain din ako sa wakas. Kaso ang kasama ko sa bahay nagre-reklamo. Di ko alam kung bakit sila nababahuan. Wala naman siyang amoy. Amoy bagoong siya. Oo, pero
Hindi naman ganun hindi naman ganun kasangsang yung amoy ng bagoong. Ang sarap nga eh, may calamansi. Ito lang ulam po, oh, kamatis, sibuyas, luya. Hi, solve na solve ako, guys. Miss ko din yung ganitong klaseng pag-ulam lang ba? Yung walang... Yung simpleng-simpleng ulam lang ba? Sarap talaga. Inapakain ko kanina si Babo. Ngayon ayaw niya. Kumain lang siya ng chicken. Sabi ko kay Asis, halika. Sama ka sa akin sa mukbang ko. Sabi niya, ayaw ko. Ganayo, sabi niya. Ibig sabihin ng ganayo, mabago daw. Yung bagoong ko. Pero hindi nila alam. Yan yung pinakamasarap na ano. Simpleng-simpleng ulam, guys, pero busog ako, busog. Solve na solve ako. Tapos nakakamay pa. Ay, nako. Sarap talaga. Na-overcook ko tong ano, pechay. Dapat sana half cook lang. Pwede kayong kainin na hilaw tong pechay, yung hinugasan lang. Kahit si Ama, ayaw niya amoy ng bagoong. Hindi ko alam bakit. O dahil siguro first time nila makaamoy ng bagoong. Sabi nila, baho, sabi nila. Pagbukas ko pa lang sa garapon. Samantalang ako, pagbukas ko ng garapon, tulo-laway ko sa amoy. Samantalang sila ayaw nila. Baho daw. Nalala ko dati, nasa Isabela kami, guys. Ganito lang ulam namin. Bagoong, kamatis, luya, pechay. Minsan, tago na ang kamote. Yung nagtatanong pala sa kamote ko, meron na siyang sibol, ganyan kalaki. Kulay violet yung ano, yung sweet potato na ano nabili ko. Kasi yung sumibol na ganyan, violet ang kulay. Meron na siyang sibol. Sarap kumain. Na-overcook ko yung pechay. Sarap nito, crunchy-crunchy. Sarap. Simot ang aking pagkain. Ang sarap talaga.
Tapos ang sarap pa ng kanin namin. Kasi yung kanin namin para siyang malagkit. Ano siya? Hindi siya buhaghag. Ayan guys, tapos na akong kumain. Nakakahiya. Sinot yung pinggan ko. Naubos ko lahat yung pagkain ko. Kamatis na lang natira. So, balikan ko na lang ulit kayo mamaya, guys. Kasi after kong kumain, pahinga-pahinga lang ako ng konti. Maghuhugas ako ng pinggan. Then, i-prepare ko na yung damit na dadalhin namin bukas. Kasi, pupunta kami dun bukas ng umaga. Ang balik na namin sa 25 na ng umaga din. So, may isang gabi kami doon mag-i-stay. Ayan. Hi guys, I'm back. Ayan, hapon na dito. Nasa 5:30 na yata dito. And, ayun, naihanda ko na lahat nung dadalhin namin bukas. Bali, tigisang pares lang ng damit ang dinala ko para kay Babot saka para sa akin. Ayan, yung pangbalik, yung pangpunta, pangbalik, din yung pantulog ni Babo. So, yun lang yung prinipel ko kasi one night lang naman kami doon. And naka-motorcycle naman kami. Ayan. So, yun guys. I-end ko na yung aking video for today. So, yun lang yung video natin. Mukbang with kwentuhan. Kung ano nangyari sa aking smart ID. But so far, okay na guys. Thank you talaga kay Uncle na tumulong sa amin. Na hindi na namin kailangan pumunta ng Bharatpur pa. Para sa pag-process ng aking smart ID. So, see you again tomorrow guys. And yun pala. Sana makapag-upload ako bukas ng hapon ng video namin. Ayan. Pero sabi kasi ni Asis, may wifi naman daw doon. So, hopefully, maka-upload ako ng video bukas, guys, yung pagpunta namin doon sa Dimauli. So, see you again tomorrow, everyone! Bye and God bless us all!